Patuloy tayong iniingatan sa nagdaang mga buwan, mga araw, mga minuto ng ating buhay. Amen. Purihin ng Diyos. For God is good all the time. Muli, may nais lang po akong pasalamatan. Higit sa lahat, ang ating butihing pastol, Sister Iya, Sister Annette, and the whole ICC family sa ating pastoral ministry and kids outreach program. Sa mga suporta, salamat po. Thank you, Lord, for you have given us the opportunity to sow our seed. Sa pagpapalago ng iyong kingdom here on earth. Habang kami ay may kalakasan pa. Amen po ba, mga kapatid? Tayo po ay ginising ng Panginoon. Iminulat ang ating mga mata upang ating gampanan ang ating Great Commission. At alam po ng bawat isa ito. Amen? Nais ko po kayo encourage, mga kapatid. Patuloy po nating suportahan ang mga gawain ito. Dahil hindi po ito mawawalan ng kabuluhan sa ating buhay. Pagdating ng panahon na tayo po ay tinawag na ng Panginoon at tatanungin niya ano ang ating nagawa. Yun po ang isa sa ating pagpapakumbabang nagawa sa kalalago ng kanyang kingdom. Amen? Amen po. Okay. Nais ko pong tumayo muna po tayo pa sa ating Shema Israel. Sabay-sabay po tayo. Bigkasin natin. Hear, O Israel, the Lord is God. The Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Amen. Mga kapatid, handa na po ba ang bawat isa upang ating purihin at sambahin ang ating buhay na Diyos? Ganun ko, nais ko pong tawagin ang music team. Pangungunahan po ito ni Sister Mary Vic para sa ating praise and worship. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nakikita ko po ang ngiti ng bawat sa atin at nakakatuwang makita na tayo ay narito ngayon sa araw na ito upang makapagbigay puri, makapagpasalamat sa ating buhay na Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na ang sarap po sa pakiramdam na isa tayo sa ginagamit ng Panginoon. Tama po? Kahapon po sa kids ministry po sa Kabisera 25, nakakatuwa po yung mga bata dahil sa murang edad po nila, nakikilala po nilang Panginoon sa pamamagitan natin na ginagamit tayo ng Panginoon para sa kanyang kingdom. All glory to our God. Amen? Amen. Hallelujah. And sabi nga po sa ating Bible, sabi sa Psalms 145, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking iyahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Amen. Aking pupurihit pasasalamatan siya'y araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila kay Yahweh at karapat dapat na ika'y purihin. Amen po? Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang gawa mong makapangyarihan. Hallelujah. Ang karangalan mo at pagdakila ipapamalita. At isasaysay ko ang gawa mong kahanga-hanga. Sabi po sa verse 10, magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat at makapangyarihan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. At sabi po sa ating awitin, sa lahat, sa anumang dako naroon tayo,
sa lahat man ang ginagawa natin sa mundong ito, karapat-dapat na sambahin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Tayo po'y tumayo at tayo magpuri sa ating buhay na Diyos. Hallelujah, Lord. Sabay-sabay po nating awitin. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na karapat-dapat kang sambahin sapagkat Ikaw ay mabuti, sapagkat Ikaw ay dakila, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Let us all continue to give praise sa ating buhay na Diyos. Purihin ka, Panginoon. Thank you.
Sustain sa bawat sa atin na siyang nagbibigay lakas. Amen? Para tayo makapaglingkod para sa kanyang kapurihan lamang. Amen. Hallelujah, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And let us shout, dakila ka, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness. Sabi po sa Psalms 115, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang kadakilaan, karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapatan. And ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at hari ng walang hanggan. Amen? Amen. Tunay nga na ang ating Panginoon, ang tunay na Diyos. Dahil kung hindi, mga kapatid, nasaan tayo ngayon? Tama po? Hindi tayo magkakasama or wala siguro tayong buhay kung hindi tayo iniligtas, kung hindi tayo tinawag, at kung hindi tayo hinanap ng Panginoon. Kaya salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for the opportunity, Panginoon, na kami ay makapaglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo sa aming buhay. Tunay nga, O Lord, na kami ay mabubuhay lamang tanging sa iyo. Salamat, Lord, sa pag-asa. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo at pagtawag mo sa bawat sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang dapat na purihin sa mga oras na ito at sa habang buhay. Lord, tanggapin mo ang aming papuri at salamat para sa iyo lamang. Hallelujah. Tayo po'y lahat umawit sa ating buhay na Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Thank you, Lord. Ang aming alay ay pagsamba. Kapangyarihan mo'y walang katulad.
Aming awit, ang aming pagsamba, ang papuri, Panginoon, ay para sa iyo lamang. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami ay makapagpuri at makapagpasalamat para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Father God, na siyang nakapagpamuhay sa amin, Panginoon, upang kami ay malinawan sa mundong ito, Father God. Salamat, Lord, sa iyong pagsusustain. Salamat, Panginoon. Salamat, Father God, sa lahat ng kabutihan mo sa buhay namin. Lord, pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka at dadakilain, Father God, sa buhay na ito. Panginoon, sa iyo lahat ang papuri at salamat at pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin, ang lahat na magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Palakpakan nga po natin, mga kapatid, ang ating buhay na Diyos. Amen. Okay. Mga kapatid, handa na po natin ating mga sandata. Dala na po ba natin ating mga sandata? Atin na pong tawagin ang ating scripture reader, si Sister Angie. At susundan po ito ng ating butihing pastor para sa part 2 ng ating pag-aaralan ngayon, ang The Millennial Hope. Amen. Good morning po sa ating lahat. Let's open our Bibles to Revelation chapter 20. Amen? Andiyan na po ba kayo? Amen. Verse 1, Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit and a great chain. And he seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him into the pit, and shut it and sealed it over him, so that he might not deceive the nations any longer until the 1,000 years were ended. After that, he must be released for a little while. Then I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also, I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such, the second death has no power,
but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with him for 1,000 years. Verse 7, and when the 1,000 years are ended, Satan will be released from his prison and will come out to deceive the nations that are at the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Their number is like the sand of the sea. And they marched up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. But fire came down from heaven and consumed them, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. Verse 11, then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them. And they were judged, each one of them according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. These are God's words. Po ang Panginoon, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ito pong Revelation chapter 20, halos natalakay na natin sila, kasama po yung Great White Throne Judgment, siguro last few months, natalakay po natin ito. Okay, so itutuloy po natin yung Revelation chapter 20. Ganito po ang pagkakasabi from verse 1 up to verse 7. Then I saw an angel coming down from heaven, holding the key of the abyss and a great chain in his hand. And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him into the abyss and shut it and sealed it over, so that he would not deceive the nations any longer until the 1,000 years were completed. After these things, he must be released for a short time. Then I saw thrones and they that sat on them, and judgment was given to them. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony of Jesus, because of the word of God, and those who had not worshipped the beast or his image, and had not received the mark on their forehead and on the hand. And they came to life and reigned with Christ for 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed. This is the first resurrection. Blessed and holy is the one who has part of the first resurrection. Over this, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. When the 1,000 years were completed, Satan will be released from prison. Okay, so mahalaga po itong Revelation chapter 20 tungkol po sa tinatawag na the finished work of Jesus Christ. So ang naging problema lang naman po sa pag-iinterpret nito ay naging popular po kasi yung tinatawag na literal interpretation. Pangalawa, naging futuristic po siya, nawalan po yung tinatawag na present reality. So natalakay na po natin yan. So ang 1,000 years po, hindi po siya literal. So kasi ang pinaka-main theme po kasi ng
ng ito pong Revelation chapter 20 natin pong binabasa, ito po yung kaganapan po ng kaharian ng Panginoon. Ang pinaka-central point, mga kapatid, ng Book of Revelation ay ang paghahari ng Panginoong Jesus. Ang tagumpay ni Jesus. Siya po ay nagpamalas ng kanyang kapangyarihan bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan po ang Book of Revelation. Hindi po siya future. It is a present reality. Ang Kingdom of God is a present reality as well as future realization. So, kaya nga po mga kapatid, mahirap po nating maintindihan ang Bible kapag nag-deviate po tayo sa intention ng Biblia. Kasi the whole point ng pagdating ni Jesus is the establishment of His kingdom, hindi po ba? Ang Book of Revelation ipinakita lang kung paano itinatag ng Panginoon ang kanyang kaharian. At bago niya itatag yung kanyang kaharian, merong dalawang major event na magaganap. Ano po yon? Yung tinatawag na repossession. Ire-repossess niya ang mundong ito na nilikha ng Panginoon, na si Satan nagahari-hari, akala mo siya yung may-ari ng daigdig. Nire-repossess po yun ng Panginoon. Pangalawang objective ng Panginoong Jesus is the recreation. Gagawin niyang uling lahat bago. Yan po ang pinaka-main theme ng Book of Revelation. So para mangyari po yun, mga kapatid, unang-una ang gagawin ng Panginoon ay si Satan, yung nagahari-harian dito, ay kinakailangan niya munang talunin. In a symbolical sense, binding of Satan. So tinalakay po natin yun na nakaraan. Hindi po ba? Kung gusto niyo pong reviewin yung papaano tinalian, hindi po literal na tinalian, ha? Hindi po literal na bind ng chain. Yun po ay symbolic ng defeat ni Satan over sa mga tinawag ng Panginoon. It doesn't mean na si Satan is totally inactive na wala na siyang magawa. Hindi po ganun yun. Si Satan nakakilos pa rin siya doon sa mga taong outside sa Panginoon, outside sa kanyang kaharian. Yung mga taong tinatawag sa Revelation na may mga tatak ng beast. Pero sa mga natataka ng Panginoon, may mga tatak sa noo. Kayo po ba may tatak sa noo ng Panginoon? Okay, kapain nyo. Kasi literal sa mundo, nililiteral nila yan eh. So iliteral na rin po natin. So yun po yung mga misconception, ano? Kasi yan po yung problema ng literalism. Nililiteral nila lahat. Pero pagdating doon sa mga obvious, kunyari, kung ililiteral mo yung mark of the beast, ililiteral mo na rin yung mark of God. Hindi po ba? Kaso hindi po literal yun eh. At saka overemphasize si Satan. Alam nyo ba yan ang hindi ko maintindihan sa mga born again? Favorite subject nila si Satan. Masyadong na-promote si Satan, para bang naging hero tuloy si Satan. Si Jesus hindi nabigyan ng emphasis. Yung kanyang paghahari, yung kanyang tagumpay. Amen po ba? Mas bidang-bida si Satan sa iba. Alam nyo ba, lalo sa mga deliverance sa mga churches, uy, si Satan talaga, oh, talagang pinapahirapan niya. Siya ang dahilan, laging, lahat ng kaguluhan. Naku, kawawa naman si Satan. Amen. Bidang-bida sa kanila si Satan. Tapos, ang isa pang error sa pagtuturo ngayon, yung overemphasize yung impyerno. Sa halip na yung ma-emphasize yung wrath of God, na kung saan, kung bakit may impyerno, because of the wrath of God. Ang linaw niyo sa Romans chapter 5, eh, I think verse 9, sinabi roon eh, now, dahil sa ginawa ni Christ, we are now saved from what? From the wrath of God. Ang linaw nun eh. Kaya lang kasi ang ginawa kasi, yung impyerno, ginawang panakot. Alam niyo nung bata tayo, pinanakot tayo, yan si ano, yan, dyan na si ganun. Parang ganun ginawa natin sa impyerno. Tinatakot natin yung mga congregation. Sa halip na ang congregation ay makita niya yung tagumpay ni Christ sa cross at mabuild yung kanilang faith kay Christ, wala. Kaya tuloy si Satan, bidang-bida pa rin sa puso ng ilang mananampalataya. Which is wrong. Hindi po ganun ang object ng pagtuturo. Lagi po natin, mga kapatid, tatandaan po natin sa ating pagtuturo, lagi nating itatanghal yung the finished work of Christ on the cross. Amen.
Amen. Yun ang lagi nating ibibida, ibabandila, yung ginawa ng Panginoong Jesus. Nang sa ganon ng ating faith, lahat tayo ay magkaroon tayo ng assurance at makita natin yung tagumpay na yon at yung effect ng tagumpay na yon sa atin. Okay? So pag-uusapan natin mga kapatid sa araw na to, yung tagumpay ni Jesus kay Satan. So yung ano yung tagumpay na yon? So partly tinalakay po natin yan last week. The binding of Satan. So sabi nga doon sa Luke, naalala niyo po mga kapatid, di ba? Hindi daw mapapasok ang bahay ng isang malakas na tao, the strong man. Si Satan po yung piniportray ni Jesus Christ eh. Maliban na disarmahan siya, talian siya, saka pa lamang siya mapaplunder. So ganun ang ginawa ni Christ kay Satan. Binind niya si Satan sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, at dahil si Satan ay nabind na, so ang pinakalawang pinag-uusapan dito po sa may Revelation 20 ay yung tinatawag na the first resurrection. Kasi nga, futuristic kasi po ang interpretation na to. So alam niyo ba mga kapatid, iyan pong inaabangan ng mga born again. Naghihintay sila in some future time na magkakaroon ng first resurrection. And then meron pang second resurrection after daw ng 1,000 years. Kita nyo kung gaano defective yung teachings na yon. Now, once upon a time din naman, ako din, nabiktima din ako ng ganung katuruan. So ngayon, sa purihin ng Panginoon, sa habag niya, na itutuwid po natin yung mga ganung mga error. So, tatalakayin natin, makinig po kayo ng maigi, ano po yung first resurrection. Kasi ito yung immediate result nung ginawa ni Christ. Amen. At kapag ikaw daw ay kabahagi ka na ng first resurrection, wala nang kapangyarihan sa'yo yung second death. O yan, natalakay natin yan doon sa mihine, yung second death, yung lake of fire. Natalakay natin Revelation 20, yung Great White Throne Judgment. Naalala niyo po ba yon? So lahat po ng ito symbolic. Ang second death po ay yung takot ng tao na siya ay mabulid sa dagat-dagat ng apoy. Talagang in-specify yon sa Revelation 20, sa latter part ng Revelation 20. The lake of fire, which is the second death. Okay, so ang sinasabi po rito, yung assurance na meron na mga Kristiyano, na kapag ikaw ay nasa Panginoon na, kapag ikaw ay sealed, amen. Yun po yung mga terminology ng Book of Revelation eh, na ikaw ay natatakan ng Panginoong Diyos. Wala nang kapangyarihan sa si Satan. Si Satan is para bang ano siya, yung no touch na siya. We become untouchable sa kanya. Amen. Wala na siyang power. Tama yung sinabi ni Jesus, yung kanyang declaration. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not what? Prevail against it. Oh, the way na itinuturo ng mga ibang mga tagapagturo yan, hindi po ganun eh. Panalo pa rin si Satan, magpahanggang ngayon eh. Hindi po ba defective po yung ganung katuruan? Okay. So ngayon, ang isang pinakamaganda na tinuturo, ang purpose daw ng first resurrection, sapagkat yung mga saints ay magiging priest unto God, which is ito yung plano talaga ever since. Hindi po ba? Nagawin tayong kingdom of priest. Makikita natin ang lahat ng ito ay na-fulfill na. Buhat ng si Jesus ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ito future. This is a present reality. So at dahil tayo ay mga priesthood na ng Panginoong Diyos, then we will reign with Him. Sa papaanong paraan tayo mag-reign with Christ? Kasi ito po yung mga importanteng keywords ng Revelation chapter 20. So kung masasagutan natin ang lahat ng mga importanteng keywords na ito, tapos na yung mystery ng Revelation. Amen po ba? Okay. So, tinalakay po natin last time yung the binding of Satan. Kasi, tatandaan po natin, the main purpose
kung bakit nagpunta rito si Jesus. Siyempre, ang nasa mind ni God ay yung itatatag niya yung kanyang kaharian. Pero bago itatag ng Panginoon ang kanyang kaharian, tatanggalin niya muna yung balakid. Diba? Kaya nga, ang unang-unang hakbangin ng Panginoong Jesus, para ma-recreate niya ang mundong ito na dilikha ng Panginoon, kinakailangan niya munang i-repossess, i-dispossess, talian. Sino? Yung nagahari-harian sa mundo, si Satan. Okay. Ang kita mo kung gaano ka ano si Satan nung dumating si Jesus. Alam ni Satan si Jesus, kilala niya eh. Inoffer niya pa yung kingdom. Nakikita mo ba ang splendor ng kaharian ito? Ibibigay ko sa iyo ito. Sumamba ka lang sa akin. Kita mo kung gaano ka to si Satan. Samantalang kilala niya si Jesus, yun talaga ang may-ari. Yun talaga yung appointed na talaga nga magahari. Alam niya para sa kanyang kaharian. Amen po ba? Gusto lang ni Satan na matrick niya si Jesus Christ at mapailalim sa kanyang kapangyarihan. Pero tatandaan po natin, ang main goal ni Jesus Christ is to destroy the works of the devil. Yung tanggalan si Satan ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga, the purpose of our Lord's coming was to destroy the works of the devil. Tatandaan po natin yan. And to reclaim, ire-reclaim niya. Kung ayun alin, yung na-forfeit nating inheritance. Kasi right from the very beginning, di ba, binigay ng Panginoon ang mundong ito, kanino? Kay Eva at Adan, sila ang mag-rule, magte-take dominion, at palalaganapin yung kaharian ng Panginoon, yung righteousness. Kaya lang nag-fail yung man from the very beginning. Na napunta kay Satan yung tinatawag na authority. Kaya nga si Satan, sa Old Testament, makikita mo, serpent lang siya. Pagdating sa may Book of Revelation, siya na siyang big red dragon with 7 heads and 10 horns. Ganun na kagrabe yung authority ni Satan sa mundong ito. Pero dumating ang Panginoong Jesus para tanggalin ang kanyang mga pangil. Okay? So para mabawi yung inheritance at muling maibigay sa mga hinirang ng Panginoon. Importante po ang akin, ito pong mga sinasabi ko sa inyo para makita ninyo yung point ng gospel. And to save man from what? From the power of sin and death. Yung sin and death, ito po ang pinakamahalagang tinarabaho ng Panginoong Jesus para sa atin. Winasak niya yung kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Para maintindihan ninyo, pag hindi po ninyo naintindihan yung ginawa na to ni Christ, the important work of Christ on the cross, hinding-hindi nyo maintindihan ang Book of Revelation. Kasi iyan yung winasak ni Satan, ni Jesus Christ. The power of sin and death. So, dahil nga sa na-reclaim niya na ang tao from the power of sin and death, and then, i-recreate niya ngayon yung tao in the image of God in righteousness. Okay. So, nandyan po yung mga verses na binasa natin nakaraan. 1 John chapter 3, verse 8. John chapter 12, verse 31. And John 16, verse 11. Okay. So, sabi nga po ng Hebrews, therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook the same, that through death, what? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kinakailangan, alam niyo mga kapatid, marami pong mga sagot po dyan eh, sa tinatawag na bakit kinakailangan si Jesus ay magkatawang tao. Kaya bakit kailangan pa yon sa tinatalino ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na iyon yung naisip niyang solusyon. Kinakailangan magkatawang tao ang second person of the triune God. Unang-una, para i-fulfill yung demand ng kautusan. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kinakailangan siyang magpartake ng katawan, magkatawang tao, para titigis yung kanyang dugo, ma-fulfill yung
yung mga substitutory work niya na piniportray ng mga animal sacrifices. Kasi without the shedding of the blood, there is no remission for sins. Amen. Pangalawa, kinakailangan niyang magpartake, sabi ng Hebrews, kinakailangan niyang magkatawang tao for the purpose na kinakailangan niyang mamatay. For what purpose? Para mamatay yung kamatayan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kuwitan niyo. The death of death through the death of Christ. Kinakailangan siyang magkatawang tao eh. Para mamatay yung pinaka-arc enemy ng tao. The last enemy, which is death. Nakita nyo kung daming mahalagang purpose? Naawatan. Okay. The true death he might render powerless who had the power over death, that is the devil. Mga kapatid, take note, baka ma-misinterpret ninyo. Baka ma-misinterpret yung verse na yan, na para bang si Satan talaga may hawak ng kamatayan. Gaya ng mga napapanood natin, di ba, yung mga horror movies, na para bang yung halimaw, o yung ano, na para bang siya'y namimili, sino mamatay. Oh, di ba, kung sino yung pili, mamatay na lang ganun eh. Wala po, si God, sino ang author of life? Si God. Hindi po ba? And he has all the power to take life. Eh, siya yung author of life eh. Si Satan ba? Kasi pag sinabi mong si Satan ang may power over death, then he has the power over life. Take note. Si Satan ganito. Alam mo yung parang COVID. O yung si Satan na infection ng COVID. Ang ginagawa ni Satan, hahawaan niya lahat ng kanyang mapapaniwala. Amen. Oh, tutol ako, infected ako ng COVID. Sige, duduraan kita para mahawaan ka ng COVID. Parang ganyan Satan. Pero hindi siya ang may total control ng death. Si God. Amen. Amen po ba? Eh, take note, paglilino lang po yan ha, para ma-sharpen po tayo. And might free those who fear to death were subject to slavery all their lives. Yan, para tayo makalaya tayo. Kasi matindi yung takot natin sa kamatayan. Dinidinay lang ng ilang tao yan. Oh, hindi ako tatakot. I have no fear of death. Ah, madalas kong marinig yan sa mga, lana sa mga, ano, sa mga, yung mga samurai. Hindi ako natatakot sa kamatayan. Pero ang tao takot siyang mamatay. Amen. In denial. Lahat ng tao, in denial lang siya. Kasi yung death ay yung sin and death nandoon yan sa kanya. Okay. So ngayon, tatandaan po natin, ano yung inaccomplish ni Christ sa cross? Christ came what? To overthrow the work of Satan. Kasi siya'y nag-introduce ng ano? Nag-introduce siya ng sin. Tama po ba? Are you listening? Tingin nga sa akin lahat ng mga nakikinig. Okay. So, siya'y nag-introduce ng kasalanan at alam ni Satan na yung kasalanan, ang bundok niyan, kamatayan. Hindi siya may hawak ng kamatayan. Ang inintroduce lang ni Satan, yung kasalanan. Para yung kamatayan mag-spread sa lahat kasi lahat kinagat niya ng tao yung kasalanan at yung tao naging prone sa kasalanan. Okay. So para matigil yon yung cycle of sin, ang winasak ni Jesus Christ ay yung trabaho ni Satan. By destroying Satan, he destroyed the power of sin and death. Para maputol na yung pag-spread, kumbaga yung virus, kumakalat, para ma-prevent na siya once and for all, inano niya yung nag-spread, inarrest niya, kinulong niya. Nagkakaintindihan po tayo. Parang ganun lang po ha, hindi po literal yon. Pero parang ganun yung idea. Okay. So Satan suffered great defeat at the death and resurrection of Jesus Christ. It was a big blow para kay Satan. Amen?
na parang leon siya natanggalan ng mga pangil, ng mga kuko. God's kingdom na-establish, kasi hindi may establish yung kingdom of God hanggat ang mga tao ay nasa kingdom of Satan. So yung major na obstacle si Satan, yun yung dinipit ng Panginoon nang sa ganon mag-start, mag-usher yung kingdom ng Panginoon sa sangkatauhan. At paano to in-establish ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang indestructible life. Amen? Obvious naman ang nature ng kingdom ng Panginoon eh. Hindi po ba? Unang-una, yung life. Kasi nabuhay siya eh. Amen? Wala nang lahat ng naanalig kay Jesus ay magkakamit din ng buhay kung papaano si Jesus ay nabuhay. Yun, ganun niya initinatag yung kingdom. Kaya nga, indestructible kingdom. The kingdom that will never be shaken. Kasi wala nang power yung death doon sa kingdom ng Panginoon. Pangalawa, He established the kingdom, what? By righteousness. Yan. Kaya nga, sa lahat ng recipient ng kingdom, ay pinagkalooban ng Panginoon ang tinatawag na katuwiran. God declared us righteous through Christ. Iyan po yung mga unang ginawa ng Panginoon sa atin upang tayo ay mapabilang sa kanyang kaharian at ma-establish yung kanyang kaharian through the power of indestructible life and by His righteousness. Amen. Eh, baliktad yung kingdom ni Satan. Kay Satan, ang kaharian niya, darkness, sin, and death. O kay Christ, indestructible life, light, and righteousness. O, baliktad eh. Hindi po ba? Para maintindihan po natin Revelation chapter 20. Okay. So, kaya nga, ang linaw nito sa Colossians chapter 2. Dati kayo ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang dahil sa inyong pagiging mga hentil, mga hindi tuli. You have made alive together with Him. Binuhay kayo. Yun yung unang-unang ginawa ng Panginoon sa atin para tayo mapabilang sa kaharian ng Panginoon. Binuhay niya tayo sa papanong paraan. Pinatawad yung lahat ng offenses natin against God. Amen. Parang ang lungkot-lungkot ninyo mga kapatid. Ako very excited ako nagkikwento ng ginawa ng kahanga-hangang ginawa ng Panginoon. Amen! Woo! Palakpakan naman natin ng Panginoon. Hindi kayo excited sa ginawa ng Panginoon eh. Bigay na ako. Hindi napapansin. Kulang na lang akong magsayaw ako rito eh. Amen. Pinatawa talagang ano yung extent ng pagpapatawad nating kasalanan. Sabi rito, "He having canceled the certificate of death consisting the decrees against us." Lahat ng decrees na alam nyo ba yung law, ang daming decrees niyan about us na talagang tayo ay talagang 100% violators ng law of God. Lahat ng decrees na yun talagang siniro out ng Panginoong Jesus. Amen. Ganong katindi yung work ni Christ, which was hostile against us. Kasi yun yung hadlang eh, kaya hindi ka makalapit sa Panginoon, yung burden of sin. Biro mo, tinanggal yun para lamang maging malaya ka. Malaya ka makakalapit sa Kanya, malaya ka makakapaglingkod sa Kanya, hindi po ba? Ano pang sagabal para ang tao makapasok sa kaharian ng Panginoon na lahat ng ito inabolish ni Christ sa pamamagitan ng Kanyang death and resurrection? He has taken it out of the way, having nailed it on the cross. Lahat ng iyon sa Kanya ay binuntun nung siya ay nakabayubay sa krus. When He disarmed, nangyari daw ito nung dinisarmahan niya ang mga umagaw ng authorities. Sino yon? Si Satan. Amen? And made public display of them, having triumph over them through Him. Ipinakita niya yung tagumpay na to. Kaya nga ang tagumpay ni Jesus ay tagumpay din nating lahat. Kasi hindi tayo makapag-reign sa buhay na ito
unless na hindi mo natikman yung tagumpay na yon. Okay. So pag-usapan natin yung first resurrection kasi ito yung ano eh, ito yung mga climax eh ng Revelation 20. 'Di ba? Pagkatapos daw ng pagka-defeat ni Satan, so nakita niya yung mga thrones at binuhay daw ang lahat ng mga yung mga sinisimbolize yung mga namatay dahil pinugutan ng ulo, yung mga hindi sumamba sa Mark of the Beast, ganon, binuhay sila and they will reign for 1,000 years. Mga kapatid, dahil nga symbolic ito, symbolic even the 1,000 years. Ibig sabihin sa 1,000 years, ano, yung idea kasi it is a very long, long time. Kasi ganito, no, ang tao kasi, ano ang naalala niyong pinakamahabang record ng buhay ng tao sa Bible? Sino yon? Si Methuselah. Iisa lang yun ha, isang tao lang si Methuselah. Joke lang po yun, joke lang po. Isang tao lang po yun, si Methuselah. Siya po yung nai-record na pinakamahabang buhay. Ilan po? 969, hindi 64. Okay, 969. Isipin nyo, napakahabang panahon nun. Nung ang tao ay nag-fall into sin, umikli ng umikli ang haba ng tao, alam nyo, nilolong nila yun, sana bumalik uli yung ganon. Tayo nga, nilolong natin ganon eh. Ipinakita doon sa millennial reign, ang haba na abot ng tao, yung pagkahaba-habang panahon, na exceed even yung record sa Old Testament. Amen po ba? Yun po ay para makita lang natin yung picture ng long life with Christ. It is not a literal 1,000 years. It is a picture of long life with Christ. Everlasting life na itinatag ng Panginoon. And then sa tagpong ito, nalagpasan natin yung record. Mas glorious yung buhay na binigay ng Panginoon sa atin na yung binigay ng Panginoon. Amen. So ngayon, ano po ba yung first resurrection? Ang first resurrection is our resurrection from the power of sin and death. Nabuhay, patay tayo eh. Ang lino niya sa Bible, hindi po ba Ephesians chapter 2? Paulit-ulit sa Colossians, mababasa niyan. Kayo dati mga patay because of your sin. Ang linaw po niyan sa may Bible. Kaya nga, dahil tayo patay, paano mo may inherit yung kingdom of God? Eh, kailangan ka munang buhayin kasi lahat ng citizen ng kingdom of God ay buhay. Walang patay doon. Amen po ba? Kasi yung kingdom of God is a kingdom of life and righteousness. Ayun. So para tayo ay magmana ng kaharian ng Panginoon, kinakailangan lahat ng citizens noon ay maging mabuhay. So yun ang unang-unang ginawa. Pinatawad ang lahat ng ating kasalanan, dinestroy yung power of sin and death, at binuhay tayo ng Panginoon para matanggap natin yung kaharian, the indestructible kingdom of the Lord Jesus Christ. Malinaw po ba? Okay. So yun ang unang-una, no? Para maintindihan po natin kung ano yung first resurrection. Na ito yung inaccomplish ni Christ sa cross sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, sabi nga po doon sa may discussion sa may 1 Corinthians chapter 15. Kung walang muling pagkabuhay, bakit pa binuhay si Christ? Ang gandang tanong po nun eh. Di ba? Kung talagang wala tayong hindi natin aasahan yung resurrection, bakit pa kinakailangan buhayin si Christ? E di kung hindi pala talaga nabuhay si Christ, lumilitaw na wala tayong pag-asa. Amen? Kasi yun yung pinaka-prime na pag-asa natin, yung muli niyang pagkabuhay. We look forward doon sa event na yun, na yun ay katibayan na bubuhayin uli lahat na nanalig kay Jesus. At kapag hindi totoo yung account ng resurrection, lalabas tayo na mga bulaang mga saksi lamang at wala tayong, we are doomed sa ating mga kasalanan. Okay? Pero ang kaya nga mga kapatid, tatandaan ninyo, ang doctrine of resurrection ay ito yung climax ng gospel.
Importante ito na alam ito dapat lahat ng mga believers. Nung tayo ay galing pa sa dati nating relihiyon, napakinggan ba natin to? Never! Kailan lang natin naintindihan ang resurrection? Nung tayo ay nag-start ng magbasa ng Biblia. This is a very important teachings. Ituro ninyo ito, mga magulang, sa inyong mga pamilya. Ito yung pag-asa natin. This is the climax of the gospel. Okay? So, nag-start yung resurrection. Yung ating first resurrection, kasi bakit? Kaya nga, nung kayo binautismuhan, simbol yun eh. Diba, nung nilubog kayo, simbol yun na ikaw ay namatay. Kinakailangan kasing merong mamamatay. Sino yung mamamatay? Yung old self mo na minana mo kay Adan. Ang regeneration o ang ating resurrection, parehas po yung idea nun. Kaya tayo na born again, it is because of two Adams. The first Adam, yung ating kaugnayan sa kanya. Minana natin yung hindi lamang yung flesh and blood ni Adam. Minana natin yung pagiging prone sa kasalanan ni Adam. Minana natin yon. Ano ang minana natin kay Adam? Yung cycle of sinning sa buhay natin. Ang kasalanan ay naging normal part na ng buhay ng tao. Sa kanyang pag-exercise ng profession, sa kanyang mga hobby, sa mga mapagpapaligaya sa kanyang mga leisures, sa lahat ng kanyang mga activities, nandoon lagi ang kasalanan, naging integral part ng kasalanan. Kaya kinakailangan, ayon sa programa ng Panginoon, sin must be broken. The cycle of sin. Kaya yung kay Aid, nung kayo ay binautismuhan, namatay yung unang Adan na prone sa kasalanan. And then umahon kayo ay nagtaglay ng new way of living na tinatawag yung buhay kaysa bagong Adan na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Yan po ay kwento ng dalawang Adan. Kasi yung cycle of sinning sa atin dire-diretso na, hindi napansin ngayon mga kapatid, buhat na break yung cycle of sin. Naging malaya tayo from the power of sin and then nag-start na tayo lumakad sa righteousness. Bagamat talagang hirap pa tayo, struggle pa tayo, pero yung sin pinatawad na kasi para maging malaya ka, makausad ka, makapag-move forward ka sa kingdom ng Panginoon by the power of the Holy Spirit. Yan ang naganap sa first resurrection o yung tinatawag na regeneration. We are freed from the power of Satan and from the power of sin and death. At diniliber tayo sa life and righteousness ng Panginoong Yesus. Amen. Kaya nga, maintindihan ninyo ito. Our first resurrection is our resurrection from the old humanity of Adam. Na kung saan yung cycle of sin, nandoon na, integral part ng kanyang buhay. Tingnan nyo yung mga tao. Tingnan nyo yung mga kandidato sa politiko. Kasama na talaga. Hirap nang i-break yun unless na sila i-born again. Amen po ba? So, the lost and dead humanity of men in revolt against God under condemnation of eternal death. Yan po yung ating ties kay Adam. Under condemnation. Dahil sa kanyang kasalanan. Okay? It is our spiritual regeneration. The new creation ay nag-start noong si Jesus ay nag-resurrect. Tayo ngayon ay bahagi na tayo ng new creation. Tayo ngayon ay bahagi na ng tinatawag na the new humanity. Amen. Ang new humanity na yon ay mga taong naka-receive ng life and righteousness through the last Adam, si Jesus Christ. And then, ang sabi roon sa Revelation kanina, they will become, sabi nga ng pagkabuhay nila, they will become priest and king unto the Lord and they will reign for 1,000 years. Yun ang pagkakasabi kanina. Future ba ito? Samantalang sa Revelation eh, Revelation chapter 1 pa lang, ito na kagad ang declaration eh.
Literally, sinabi ni Apostle John, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins by his own blood. Ang lino po niyan, mga declarations na yan. And made us what? Oh! Automatic yun, mga kapatid, kasi yun yung eternal plan of God. Noon pa, doon pa sa Exodus chapter 19. Yun talaga ang plano niya. Gagawin niya tayong kingdom of priests. Mga panganay sa Panginoong Diyos. Amen. Congratulations. Batiin mo naman yung katabi mo. Tapikin mo. Huwag ka matutulog. Ha? Amen. Amen. He made us king and priest to God and Father. To Him be the glory and dominion forever and ever. Future ba ito? No. It is a present reality. Okay, dinugtungan pa sa may chapter 5. And then, nakita, pinakita yung throne. Pinag-aralan natin ito eh. Diba? Revelation chapter 4 and 5. Pinakita sa heaven. Nag-awitan yung mga tao, yung mga lahat, yung myriads of angels, yung 24 elders, yung 4 living creatures, at lahat ng creatures in heaven and earth, nag-awitan sila, and they sang a new song saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and you have redeemed unto us, and you have redeemed us to God by your blood out of every tongue and people and nation, and have made us king and priest to our God, and we shall what?" Bakit nila na-miss ito? Bakit nila ni ginawang spiritual futuristic yung Revelation 20, samantalang Revelation chapter 1 and Revelation chapter 5, ang linaw-linaw, it is a present reality. By virtue of our regeneration, our first resurrection, iyan ang naging immediate result natin. Automatic, iyan ang calling natin kay God. Diyan natin titignan yung ating mga sarili sa harapan ng Panginoon, kasi si God ang tumawag sa atin sa ganyan. Amen. Part iyan ng kingdom of God. Amen. Malinaw po ba? So ngayon, nung sinabi ni Apostol, ni Apostle Peter, sa may 1 Peter chapter 2, sabi niya, "You also live as living stones, being built a spiritual house, a holy priesthood." Kayo na mga hinirang, kayo ay kabilang nasa royal priesthood to offer up sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. At pinagpatuloy niya sa may verse 9 ng 1 Peter chapter 2, sabi niya, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light." So iyan yung ating calling at iyan yung ating trabaho sa mundong ito. Ipo-proclaim natin, kasi nga tayo ay mga hinirang ng Panginoon bilang mga saserdote. Ang trabaho ng saserdote ay ikikwento natin sa mundong ito ang tungkol sa Panginoong Yesus, ang kanyang paghahari, ang kanyang pagliligtas. Amen? Ang mga priesthood ng Old Testament, kinakailangan maging active sa may temple, mag-aalay ng mga hayop, magkakatay, mag-ano doon. Eh kaso lahat ng iyon, tapos na yon, na-fulfilled na yon. Ang trabaho na natin ngayon ay i-proclaim yung tapos na nagawa ni Jesus. The finished work of Christ. Amen. Yun na ang pagkakaiba ng bagong mga saserdote ngayon. Kasi wala nang animal sacrifices ngayon eh. Eternal na yung trabaho ni Christ, finished work of Christ. Nando na yung pumapailag lang na yun sa harapan ng Diyos forever and ever. So ang trabaho na lang natin ay akayin yung mga tao na makapakinig ng Ebanghelyo para mabenefitan sila nung tinatawag na mga ginawa ni Christ para rin sila mangaligtas. Amen po ba? Oh, parehas lang eh. Ngayon, pag-usapan natin yung the reigning with Christ for 1,000 years. Sabi nga nun, bubuhayin sila and they will become priest and king unto the Lord
and they will reign with Christ. Importanteng maintindihan natin ito, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, pag tayo hindi natin nakita itong calling na ito ng Panginoon sa atin, tayo ay magmimistulang mga bulag na hindi mo nakita kung bakit ka niligtas ng Panginoon. Alam niyo ba tayo, mga kapatid, hindi lang tayo basta mga Christians. Hindi lang tayo basta mga born again. Kailangan nag-reign tayo sa buhay na ito. Amen? Kasi iyon ang grand plan ng Panginoong Diyos. Kitang-kita natin yan sa millennial reign kanina sa Revelation 20. And they will reign with Christ for 1,000 years. Habang tayo nabubuhay, we will reign with Him. Papaano po yon? Tignan po natin yung idea ng reigning in life. At ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 5. Tignan ninyo yung pinag-uusapan, ha? Okay. And if by one man's offense, death reigned through one man, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Okay. So nakita po na natin si Adan na naman. Ibinalik na naman tayo doon kay Adan, sa offense ni Adan. Kasi yung offense ni Adan ganito eh. Si Adan, binuksan niya yung pintuan ng kasalanan at kamatayan. At lahat ng tao tumulad sa kanya at naging prone sa sin. Naghari sa mga tao yung kasalanan at kamatayan at nag-spread yon sa lahat ng sangkatauhan. So ngayon, ang ginawa ng Panginoong Yesus ay ni-reverse niya yung error ng first Adam. Kasi nga ang tao, sa halip sana na mag-take dominion siya sa mundong ito, baliktad ang nangyari. Nag-take dominion yung kasalanan sa tao. Kaya nga as we exercise our profession, habang tayo nagmumultiply yung ating mga generation, nagmumultiply din yung kasalanan. Yung kasalanan, parang alam mo yung pabigat, alam mo yung angkor ng barko na pabigat sa iyo na hindi ka makaahon-ahon doon sa purpose ng Panginoon kasi ang bigat-bigat ng kasalanan. Ang ginawa ng Panginoon, winakasak yung kasalanan iyon upang ikaw ay maging malaya, ikaw ay makapag-serve kay God. Amen? Tingnan niyo ang ganda ng plataforma ng Panginoong Diyos eh. Pinagkalooban niya tayo, regalo. Amen? Amen po ba? Ang righteousness, sabi rito, how much more those who receive the abundance of grace. Tumanggap tayo ng sandamakmak, abundant. Grace and the gift of righteousness will reign in life. Lahat daw ng tumanggap ng biyaya ng Panginoon, tumanggap ng katuwiran ng Panginoon, sila lang ang makapag-reign in life. O, naiintindihan na ninyo kung ano yung idea doon sa may Revelation 20 kanina. And they will reign in life for 1,000 years. Makapag-ahari lang kasi wala nang power yung sin and death. Si Satan is, ano na, untouchables na tayo sa kanya. So ngayon, ano pa nga hadlang sa atin para tayo makapag-take dominion sa mundo? Nasa atin na ang buhay, nasa atin na yung katuwiran, nasa atin na yung forgiveness ng Panginoon, nasa atin ang banal na Espiritu. Ano pa magiging hadlang, kapatid, para ikaw ay sumulong sa buhay na ito? Amen. So ngayon, therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting to what? Condemnation. O, yan yung effect ng kasalanan ng Satan. Condemnation after condemnation. Kasi nga yung cycle of sinning, dire-direct yun sa buhay ng tao. But it was broken by the power of Jesus Christ. Okay? Even so, through Moses, through one man's righteous act, si Jesus, the last Adam, the free gift came to all men. Free gift. Alam naman natin, ano, pag narinig natin free gift, libre yan. Walang bayad dyan. Wala tayong effort dyan. Ni katiting, wala ka na i-contribute dyan. But it is very costly. Amen? Napakamahal, napakadakila nung ginawa ni Christ para lamang maibigay sa atin itong free gift na ito. Grabe yung tinanggap natin sa Panginoon eh. Resulting to justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners, also as reversal, by one man's obedience, many made righteous. At kayong lahat, mga kapatid na nanalig kay Jesus,
ay ibinilang sa mga matuwid. Congratulations! Masaya po ba kayo? Verse 20, moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace abounded much more. So as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Christ Jesus. Amen? Kasi nga ganito, no? Sabi nga ni Apostle Pablo discussing the law, ang law is good. Paano matututunan ang matuwid kung hindi sa pamamagitan ng law? Paano mo nalaman na masama ang pumatay kung hindi sa pamamagitan ng law? Kailan ang sabi ni Apostle Pablo sa kanyang discussion sa Romans, yung alam mo yung kasalanan nag-take advantage sa law? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? Ganito, ilagay natin sa literal sense. Ang gobyerno natin, gawa ng mga penalty. Kunyari sa traffic, huwag kang magtatawid dito. One way. Alam nyo ba yon? Nagtitake opportunity yung mga makasalanan. Yung mga korap. Uy, may batas na ganito. Kikita naman ako. Kaya ngayon sa BIR, ganyan eh. The more na nagpapato ng maraming mga penalties, uy, tumataging din. Parang ilaw yan sa mga korap officials. Uy, kikita ako ng pera dyan sa batas na yan. Nakita nyo, ang batas is good eh. Amen? Kaya lang yung mga evil, nagtitake advantage sila doon sa law na yon. Ganun din natin tignan yung law. Ang law ng Panginoon is good. Kaya lang, dahil sa kasalanan, yung kasalanan nag-take opportunity doon sa sitwasyon na ganun. Amen? Hindi tuloy natin nakita yung beauty ng law. Ngayon, natanggal na yung penalty sa atin at natanggal na rin yung kasalanan, yung cycle of sin na break na, wala nang magiging hadlang upang tayo mamuhay sa law. Kasi tayo ay ibinigay ng Panginoon ang righteousness free. Pero kinakailangan natin lakaran ang righteousness ng Panginoon. At ito ay mangyayari lamang as we walk through the law of God. Kasi ang law ay law of life. It is a principle of life sa buhay nating lahat. Ang law ang nabibigay sa atin para maintindihan mo kung ano yung buhay sa Panginoon. Upang tayo maging kalugod-lugod at para makita natin yung katuparan ng lahat ng pangako sa atin. We cannot remove the law of God. Ang dinestroy sa law ay yung indictment against us. Amen? Take note of that kasi minsan nage-generalize nila yan. We are freed from the law. Akala nila yung totality ng law ang tinanggal. No, it is the indictment. Yung rule against us, yung nag-accuse sa atin sa law, yung punishment against us, yun ang tinanggal ng Panginoon. Doon tayo pinakawalan. Baliwanag po ba? Hindi po yung sa kabuuan ng law. Ang law ay kailangan natin. Amen. Kailangan natin ng law. Kasi iyan ang basis natin sa righteousness. Hindi mo makikita, kasi pag tinanggal mo ang law as the basis of our righteousness, ano na ngayon ang basis mo para mamuhay ka? Wala na. Ikaw na ang magiging law. Ikaw na mag-decide para sa iyong sarili ng what is right and what is wrong. Eh, ang law, yan ang trabaho ng law. Ipapakita niya sa iyo kung ano yung tama at kung ano yung mali sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya nga, ang law ay hindi po pwedeng tanggalin. It is the basis dito para tayo makapag-reign sa life. Yung ginawa ni Christ ay initials sa ating buhay. Pinabanal niya tayo, ginawa niya tayong righteous. Nilinis niya yung ating mga kasalanan, but it doesn't mean na magkatampis ako ulit sa kasalanan. Amen po ba? Ibinigay niya yung katuwiran, pinawalang sala niya tayo, but it doesn't mean na ikaw ay mag-go further ka sa kasalanan. Hindi. Maling-mali ang iyong pagkakaintindi, kapatid. Ang ibig sabihin nun, kaya ginawa tayong matuwid para yung katuwiran ay ito na ang maging buhay natin. Tinanggal niya lahat ng sagabal, lahat ng mga hindrances sa atin upang tayo makasulong sa kanyang kaharian, makapag-reign sa life. Tinanggal niya. At ngayon, wala nang hadlang ang law of God. Binigay niya pa ang Holy Spirit. Isipin niyo yung mga kapatid, no? Binigay niya pa yung Holy Spirit dahil alam niya napaka-weak ng flesh natin, hindi tayo makasunod-sunod sa law. Ibinigay ang Holy Spirit upang tayo makalakad
sa loob ng Panginoon. Plus, yung indictment against us, wala na. Yung mga punishment, wala na. Tinanggal na. Lahat yun ay taken out of the way, sabi sa kanina sa Colossians. Maliwanag po ba? Kaya nga, pag sinabi pong reigning in life, we reign in righteousness. Yun pong ibig sabihin na, kaya tayo binuhay ng Panginoong Yesus. Yung picture doon sa Revelation 20, ay ipinakita doon yung mahalagang ginawa ng Panginoong Yesus. Una, dinestroy niya ang works ni Satan, nirepossess niya ang kingdom, at ibinalik iyon sa kanyang mga hinirang, ang buong creation. Amen. Pangalawa, nirecreate niya ang lahat ng bagay upang tayo ay merong uumpisahan. Alam niyo ba itong buhay natin sa Panginoon, ang tawag ito, the new beginning. The new beginning of the new humanity. At tayong lahat ang kabilang doon. The book of Revelation, in summary, it presents us the kingdom age. So yung millennial reign, yung thousand years, ay tinatawag po yun na the kingdom age. Or the reign of Christ and His saints. The church. Amen? Nag-reign tayo sa pamamagitan ng buhay at katuwiran. Amen? Amen po ba? Paano tayo nag-reign, mga kapatid? We reign in life and in righteousness. Hindi nyo napapansin, di ba, mga kapatid, sa mga negosyo natin, we exercise now yung righteousness. Tama? Unti-unti na natin natutunan kung ano yung matuwid. We exercise that. Noon, wala. Ang goal lang natin, kumita lang ng pera. Kahit na mag-apply tayo ng deceit sa ating negosyo. Pero hindi na ganun eh. Iba nang may takot na tayo sa Panginoon, and then itinutuwid na sa tulong ng Panginoon na itutuwid na natin yung mga error natin. Tama? At nagiging makatarungan na tayo as we exercise our professions. Okay, so ibig sabihin, nag-start na yung reigning in life and in righteousness. Okay, so the gospel era, therefore, is the period of first resurrection. And all who believe, alive or dead, are reigning in Christ. Lahat tayo. Amen? As long as ikaw ay nasa katuwiran ng Panginoon, as long as ikaw ay nasa buhay ng Panginoon, you are reigning in life. Naputol na yung sa may Romans chapter 5 kanina. Yung patuloy na pag-spread, nagre-reign kasi yung sin and death. Tama? Ngayon, iba na eh. Diba? Righteousness and life ang nagre-reign na. Nakuha nyo yung point? Okay. So ngayon, tatandaan po natin, sa pamamagitan ng tagumpay ni Jesus, laban sa kamatayan at sa kasalanan, na dispossess niya ang powers of darkness in order to reclaim and repossess the lost inheritance, the whole creation, sa kanyang original state. So, ibinabalik na tayo ng Panginoon sa original state. Amen? Okay. So, thus, His church victoriously marches against the enemy and reigning in life in righteousness in the new creation. Tayo, mga kapatid, ang mundo na ating kinikilusan ngayon, hindi na yung old world ni Adam. Itong mundong ito, this is the old world kung saan ang kasalanan ay nagahari. But now we are now living in a new creation. So wag na natin tingnan ang mundo doon sa old world ni Adam. Tingnan natin ang mundo in the new creation of Jesus Christ. Amen? Kabilang tayo sa bagong nilikha. Okay. Recreation or the new creation begins nung tayo po ay na-born again. Tatandaan niyo po, ang born again ay hindi po ito isang relihiyon lamang. Ito po ay isang himala sa buhay natin na ginawa ng Panginoong Yesus. Na tayo ay ipinanganak sa ikalawang pagkakataon. Ang born again, mga kapatid, ang ibang mga terminology ng born again, ganito, listen very carefully. You are, ang tawag dyan, rebirth. Tama? Ipinanganak kang muli. Or regeneration. Kasi yung una mong kapanganakan is generation.
Ito ay regeneration or rebirth, ibig sabihin ipinanganak kang muli. Nung una kang pinanganak ng nanay mo sa mundong makasalanan with ties kay Adam sa kanyang cycle of sin. Pero ikaw ngayon ay pinanganak ka miraculously sa langit sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya nga, born by the Spirit or born from above. Yan po ang mga terminology ng born again. It is a miraculous birth. Amen? Nakaranas tayo ng himala. Biro ay pinanganak ka, nasa lupa ka, nasa langit. Kaya nga, alam nyo, ito po yung tatlong mahalagang himala na naganap sa ibabaw ng daigdig. Maraming himala sa may Bible, pero ang mga greatest sa mga himala ito, una, nung ginawa ang tao mula sa alabok, greatest miracle po yan. Pangalawa, nung tayo ay naborn again, nung ipinanganak ka mula sa kamatayan, ipinanganak ka sa buhay, ipinanganak ka dun sa langit, you are now seated in the heavenly places, you are now citizens of the heaven, kasi ipinanganak ka sa langit. Nagkakaintindihan tayo, kaya nga miraculous birth ito eh. Paano nangyari yun? Hindi maintindihan yan ni Nicodemus. You are born from above by the Holy Spirit sa ikalawang pagkakataon. Ipinanganak ka na walang kasalanan. Nung una, pinanganak ka na makasalanan. Ang ikatlong greatest miracle, mga kapatid, ay yung resurrection bodily sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Mapapalitan na ito, mga katawang ito, yung mga patay na nabuhay sa Panginoon, natutulog sa Panginoon, ay muling bubuhay sa bago ng katauhan. At tayo na abot ang buhay ay babaguhin din ng Panginoon by the twinkling of an eye. That will be yung the third greatest miracle. Amen po ba? Yan po yung mga dakilang himala. More than doon sa mga nakakita ang bulag, nakalakad ang pilay. Amen? Purihin ang Panginoon. So that now, we are now spiritually part of the new creation. This is the first resurrection. It is our resurrection from the death, from the death of sin. The resurrection, the second resurrection, mga kapatid, ay yung tinatawag na bodily resurrection. Take note of this. Ano yung first resurrection natin? Nag-resurrect tayo from the power of sin and death. It is spiritual. What is the second resurrection? Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Yung tinatawag na bodily resurrection. Etong katawang ito talagang papalitan na physically. Take note of that. Okay. So, in conclusion, ang purpose ng lahat ng ito, mga kapatid, after ma-repossess ni Christ ang daigdig na to, masira yung kingdom ni Satan, at tayo ay may pasok sa new creation. Ang goal ng lahat ng bagay ay, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, to bring all things into subjection kay Christ. Yun po ang purpose, na si Christ ang magiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? So ngayon pa lang, mga kapatid, tayo lumalakad na tayo sa ganong aspeto, at ito ay magiging ganap sa ating buhay. The new creation involves bringing every thought, realm, nation, and art. Lahat ng ating kinikilusan sa mundong ito, lahat ng field of knowledge, lahat ng aspeto ng buhay ng tao, ito pa ay mapanegosyo, mapapolitika, mapamilitary, mapaedukasyon, ano pa mang field ito ng knowledge o ng profession, ang lahat ng ito ay papailalim sa kingdom of God. Kaya nga maganda sa inyo, mga anak, kayong mga nag-aaral pa lamang, dapat nakikita nyo na ito. Ano ang nakikita ninyong end ng inyong karir? Sa inyong pag-aaral, ano ang nakikita ninyo? Yung sarili ninyo, pagdating ng panahon, na kayo magkatagumpay, yayaman kayo, magiging valedictorian kayo, hanggang doon lang ba nakikita ninyo? Or nakikita ninyo that someday, si Jesus ang mag-rule sa aking buhay, at siya yung lahat ng kung ano yung meron ako na binigay ng Panginoon ay ipapagamit ko para sa Kanya. Importanteng tanong ito, sino ang nakikita mo sa dulo ng iyong future? Si Christ o ikaw? Ang goal ng gospel
si Christ ang maghahari sa lahat-lahat. Amen. Huwag niyo nga kalimutan ito, mga anak. Listen very carefully. And it means the restoration of the sovereignty to the rightful Lord, Jesus Christ. It culminates in the great act of the creation of the new heaven and new earth. Yan ang ending ng lahat ng bagay. Si Jesus, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay papailalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya ngayon pa lamang, i-exercise na po natin ito. Kung ano man, saan man tayo ngayon kumikilos. Amen? Purihin ang Panginoon, and I pray na naging malinaw yung ating pagtuturo. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Hallelujah. Purihin ka, Ama, sa iyong mga katotohanan. Salamat sa iyong pagtuturo. Salamat sa iyong kahanga-hangang mga gawa. Salamat sa iyong tagumpay sa kaligtasan, sa pagpapalaya mo sa amin sa kapangyarihan ng kamatayan at ng kasalanan. Salamat sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Sa iyong dakilang layunin na ginawa mo kaming kingdom of priests, and we will rule and we will reign with you forever and ever, Father God. Thank you sa lahat ng napakagandang plano mo na kung saan, O Lord, ang pinaka climax ng lahat ng ito, above doon sa aming inaasahan na resurrection, bodily resurrection, ay yung ikaw ang maghahari sa amin. Ikaw maghahari sa lahat-lahat. Ito ang pinaka-importanting bagay na dapat naming maintindihan at isa puso, Panginoon, magpakailanpaman. Sapagkat ikaw, you are the King of Kings and the Lord of Lords. And your name, your kingdom will be magnified, Father God. Kaya nga in the end, ang lahat ng authority ay ibabalik na sa iyo at ibabalik mo to sa Ama na pinagmula ng lahat ng bagay. At ang Ama ang sasalahat ayon sa Ebanghelyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa napakagandang planong ito. At ngayon pa lamang ay piniprepare mo na kami at binigyan mo kami ng karunungan kung paano kami lalakad sa mundong ito ng may talino. Salamat po sa iyong Ebanghelyo. Sambahin ka, Ama, sa iyong katotohanan. In Jesus' name we pray, Amen. God bless you all. Salamat po, Pastor, sa napakagandang topic today. Napakalalim po ng ating napag-aralan sa araw na ito. Salamat din sa Panginoon for the cancellation of our debt through the blood of Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, dandan na po natin ating mga tithes and offering. Bago po natin dalhin ito, let us all stand for the offertory song. At susundan po ito ni Sister Nelia sa praying po ng ating offertory. Alay ko sa'yo.
30. All the tithes of the land, whether grain from the soil, the fruits from the trees, belong to the Lord. It is holy to the Lord. Let us pray. Father in heaven, we praise you and we adore you. We praise you for being crucified with and new living in our life to the fullest for you. Show us when we do wrong and help us to be willing to leave our sins behind us. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, for your great mercy and compassion to us. Lord, we lift up our tithes and offering. Nawa, Panginoon, ay bless mo. At ito po ay kagamit-gamit sa aming iglesia at iyong kaharian. Lord, maraming salamat po at i-bless mo lahat ang mga nagbigay. Ganyan po sa hindi nakapagbigay, O Lord God. Lord, bless mo ang kanilang mga negosyo, mga hanap buhay, Panginoon, at pagpalaim mo nawa kami, O Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, at ibinabalik po namin ang papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Dumako na po tayo, mga kapatid, sa ating prayer for the next gen. And may we request Sister Annette to pray for our next gen. Mga young people, mga kids, punta na sa alapan. Ulit, hindi naman narinig. Dito, pagdito tayo. Ilakas yung parang practice natin kanina. Sumisigaw kanina sila sa baba. O, yung practice natin kanina. Opo. O, dito. Lance, dito ka, Lance. Okay. O, one, ulit. John 3:16. For God so loved the world that He Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid, para ipanalangin ang ating mga kabataan. At yung mga youth, nag-resign na yata yung mga youth natin. Mga young people natin. Okay, tayong mga bata, tayo ay dadalangin sa ating Panginoon. So, tayo ay yumuko. Amen? Okay. We praise you, Heavenly Father. Purihin ka aming Diyos na dakila na nasa langit. Ikaw ang aming Diyos na siyang nag-iingat sa aming buhay, Panginoon, sa bawat araw. Lord, narito po ang aming mga anak, narito po ang mga bata, ang mga kabataan, O Diyos, na humaharap sa iyo sa oras na ito. Ito po ang iyong heritage. Ito po ang aming posterity, O Lord. And we pray, Father, na patuloy nawa na isustain mo sila. Continually, Father, draw them to yourself. Reveal yourself to them, O Lord God. At nang sa ganun, O Diyos, sila'y makasunod at sila'y makalakad ng ayon sa iyong katwiran at sa iyong katarungan, O Lord God. Bigyan mo sila ng buhay at iligtas mo sila sa bitag ng kamatayan na bigay ng mundong ito. Panginoon, ang kanilang mga provision sa bawat araw ay amin din pong idinadalangin. Bigyan mo sila ng sapat, O Lord God, sa kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat ng talino, Panginoon, na maintindihan at maunawaan ang iyong mga salita, ang iyong kalooban, ang pangaral ng kanilang mga magulang. Turuan mo sila, O Lord, na sumunod, maging masunurin sa kanilang mga magulang at maging masunurin higit sa lahat sa iyo, O Diyos. Panginoon, nawa ang mga kabataan ito na siyang mga sumusunod sa amin, Panginoon. Nawa ay ingatan mo ang kanilang mga yapak, ang kanilang mga hakbang.
Patuloy, no Lord, na turuan mo sila at ang iyong banal na spirito nawa ang sumaka nila. Nang sa ganun, O Lord, ay makalakad sila para sa iyong kaluwalhatian at sa iyong karangalan. Saan man sila makarating, ihanda mo ang kanilang mga hinaharap. Bless their days, Father, and may you prepare them, Father, for more glorious things, Panginoon, sa kanilang buhay. We praise you, O Lord God, and today we bring them to you again in prayer. And may you hear our prayers, Father, para sa kanila. Ito po, O Lord, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Check. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po sa umagang ito ay naririto upang magpasalamat sa Panginoon and to encourage you, dear brethren, sa kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa ating iglesia. So, kahapon po kami po ay nagpunta sa Cabecera 25 para po sa ating feeding and outreach ministry para sa ating mga bata. So, sa biyaya ng Diyos, inilalabas ng Panginoon ang ministry ng kids natin. And alam niyo po ba na through this, itong programa na ito na ating ginagawa, na-encourage po yung mga fellow workers po natin, yung ating mga gine-cater po ng mga iglesia during our pastoral ministry. So, napakabuti ng Panginoon because God has opened doors for us to work with our brethren sa ibang mga iglesia, ano po. And ang nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sapagkat sa ICC, binigyan niya tayo ng gift of teaching, hindi po ba? Kitang-kita naman po ang regalo ng Diyos sa teachings natin sa ICC. And testimonies from our pastors who are attending the spiritual leadership fellowship po na ginaganap sa pastoral natin. Testimonies of the pastors, they are really na-open po yung kanilang spiritual eyes and understanding, deeper understanding of who our God is. And that is something to be, di ba? To be happy about na tayo bilang iglesia ay ginagamit ng Diyos para po sa kaluwalhatian niya. Hindi lang para sa atin, it does not stop here. Yun pong blessing sa atin ng Diyos, yung mga regalo sa atin ng Diyos, it should not stop here sa iglesia lang natin. But rather, it should be, ang gusto ng Diyos is, i-share natin. Kasi ang, di ba, mandated tayo ng Diyos eh, to go out and to share the good news of the Lord. And the Lord has given us wisdom on this part. And that is why, ako po, I for one, talaga pong ako'y na-amaze sa trabaho ng Panginoon sa iglesia natin. And napakapalad po natin ano, na tayo ay bahagi. Siguro iniisip mo, hindi naman ako kasali dyan kasi hindi naman ako sumama dun sa ano. No, hindi po ganun. We work as one body po. You help through prayers po. Yung mga itinataas nyo kami sa panalangin, yung mga lumalabas po, isama nyo po lagi sa inyong mga panalangin. As one church, we work as one body. Amen po ba? Ngayon po, hindi lamang sa wisdom tayo binigyan ng Panginoon ng regalo. Kahit po sa ating mga physical, sa ating pong mga kondisyon sa buhay, estado sa buhay, ay maayos po tayo, hindi po ba? Parang hindi naman. Maayos ang mga estado natin sa buhay. Amen po ba? Amen. Purihin ang Panginoon. And alam niyo po ba, yan din ang isa pang nakita kong gift ng Lord sa atin. The heart to share and the heart to give. Amen po ba? But parang hindi. The heart to share and the heart to give. Amen. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, noong last pastoral ministry na ginanap natin, nagkaroon po tayo ng, alam niyo, ang heart po kasi natin tayo dito sa iglesia is, pag may bisita tayo, we want them na pampered. We want them, kasi mga
mga ano po to, leaders ng iglesia, mga pastors po yung mga bisita natin, mga lingkod ng Diyos. Hindi po ba? Gusto po nating maging ano, maging kaya nga pinapamper natin sila when they are here. We serve yung best, di ba? Mga pagkain masasarap, mayat maya, hindi na nga po sila makakain, sobrang kabusugan kasi merienda pa lang busog na sila. Tapos maya, after an hour, lunch na. After an hour, merienda na naman. Di ba po? Di po ba napaka ano? And tuwing umuwi po sila, we give out something to them. Meron po tayong mga kapatiran na they share in the ministry by donating Bibles po. Kilala niyo po si Sister Joy Lagamia, ano po? Oh, kapatid natin na sa Manila siya. Yan po ang kanyang ministry ngayon. She sends Bibles. Nagpapadala po siya ng Bibles kasi sabi namin kailangan nating mag-reach out and give out sa mga youth, hindi lang po sa leaders, sa mga youth din nila and the kids. So, I would like to encourage each and every one of us to share kung ano man po yung kakayahan po na ibinigay ng Panginoon sa atin. We are not forcing you, but sa goodness ng Lord na ipapakita niya sa inyo, sa kids ministry po, lagi po kami nag-feeding. So ang feeding po, hindi naman magic lang na gaganyan ka lang may pagkain na, ano po, hindi po. Kailangan po natin ng sources, ng funds. Amen? So, yung funding po, we all, every time we go out, we need 100, at least we prepare 100 packs of food for the kids ministry. 100 packs of food. At hindi lang po yung ordinaryong food na hindi masarap. Masarap po dapat lagi, di po ba? At salamat sa kitchen staff ng ICC na laging ever loyal sa ating Diyos na ating mapaghandaan yung ating mga feeding programs. And at the same time, we also give out po mga goods sa mga kids. Like, salamat din sa mga nagdo-donate ng mga cakes, nagdo-donate ng mga candies, nagdo-donate ng kahit anything that we could balot, di ba? For them, meron po tayong mga balot-balot na binibigay sa mga bata. And, you know, yung mga konting bagay na ito, mga kapatid, it is a big encouragement to the church that we are catering and helping. Kaya nga, I would like to encourage you, mga kapatid, ano, na kung sa anong paraan po kayo makakatulong, financial man yan, or if you want to donate, yung mga used clothings ninyo na nakatambak lang sa bahay. Kasi last pastoral, nag-donate po kami ng, nagbigay po kami, nag-give out po ng pabaon natin sa kanila. Ukay-ukay, o di ba? May mga bags po tayo, ito, bags of ukay-ukay na ipinadala natin sa mga pastors for them to share to their congregation. So mga ganun po. So kahit ano pong paraan na gusto nyo pong makatulong, I also appreciate po yung mga kapatid na they come with us, sumasama sa amin sa ministry. Napakabuti po ng Diyos sa aming lahat. Amen? And yun lang po ang gusto ko pong i-encourage kayo to be part. Kung hindi man po yung nakakasama, it's okay. Sa prayers nyo, sa donations, or sa mga bagay na gusto yung ibahagi, it will all be appreciated. And much, at higit sa lahat, mga kapatid, nakikita yan ng Panginoon. And it is the Lord who will reward. Sabi nga ni Sister Bigby kanina, habang tayo po ay may lakas pa, at habang tayo ay binibigyan ng Diyos ng opportunity to serve Him through this kind of ministry, let us do so. Amen? So I hope and I pray na magtulungan po tayo sa kapurihan ng Diyos. Amen? Sa pagpapalawak ng kaharian ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. All the glory belongs to the Lord. Amen. Thank you, Lord. Meron po tayong few announcement bago po tayo dumako sa ating final song and benediction. Servant on call po natin next week, si Sister Raquel. Ang ating scripture reading, si Sister Golda. Ang ating offertory, si Brother Jerry.
prayer for the next gen, may we request Sister Iya? Ang ating midweek service po, patuloy pa rin ito at 5:30 p.m. dito sa ating fellowship center. 5 p.m. Paaga. And then ang ating youth fellowship, face-to-face na po, 5:30 p.m. dito pa rin po sa ating fellowship center. Invite ko po mga young people na mag-sama pa po kayo ng inyong mga friends o classmates every Friday. Okay, salamat po. Please stand for the final song natin. Ginoong Panginoon, mga kapatid! Amen! At salamat sa Panginoon sa kabutihan niya at tayong lahat ay napapalad sa mga araw na ito at sa mga oras na ito. Muli, nayayahan ko po ang lahat na ating sambahin ang dakilang Diyos. Amen! Hallelujah, Lord! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw Hallelujah. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga kahanga-hangang mga gawa. Salamat, O Lord, sa napakaganda mong plano para sa iyong kaharian at kami ay ginawa mong tagapagmana ng iyong kaharian. Salamat sa future na meron kami sa iyo, kami at ang aming mga anak, O Lord. Salamat sa liwanag at direksyon
na ibinigay mo sa amin at sa tulong ng banal na Espiritu Santo ay tinulungan mo kami sa aming mga kahinaan upang kami ay makalakad sa iyong pamantayan. Salamat sa iyong kautusan na siyang basis po namin sa paglakad namin sa iyong katuwiran at katarungan. Salamat po, O Lord, sa Espiritu Santo na ibinibigay mo sa amin upang maging aming tagapagturo sa lahat ng pagkakataon. Salamat sa tagumpay sa pang-araw-araw sa buhay na ito, knowing the victory of Christ, O Lord, iyon yung naging aming lakas upang kami magtagumpay rin sa buhay na ito sa lahat ng aming mga ginagalawan. Salamat, Panginoon, sa iyong favor na patuloy mong ibinipagkaloob sa lahat ng iyong mga hinirang, sapagkat ang mata mo at ang iyong tainga ay laging sumasa amin, sapagkat kami kinahabagan mo at pinatawad na ang aming mga kasalanan. Sa linggong ito, Panginoong Diyos, kami nga po ay pagpalain mo at samahan at bigyan mo rin po ng tagumpay ang lahat ng hawakan ng aming kamay. Mag-prosper kami sa mabubuting gawa upang kami ay makatulong sa pagkapalaganap ng iyong kaharian. Nawa patuloy mong i-progress, O Lord God, patuloy mong palaguin ang lahat ng aming pong ginagawa sa pagtuturo sa mga pastorals at saka sa children ministry. Palaguin mo po ang lahat at ganun din ang lahat ng mga nagsumusuporta sa gawain ito. Palaguin mo rin po ang kanilang mga kaban nang sa ganun meron din sila may ambag pa, Panginoon. Lord, ang lahat ay para sa iyo, mula sa iyo at para sa iyong kaluwalhatian. Kaya nga, Panginoong Diyos, kami po yung mga lingkod mo lamang at kami ay nakatingin sa direksyon ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng ipinapagawa mo. Pagpalain po kami ang aming mga anak at ang mga batang ipapanganak pa sa iglesyang ito. Lord, mag-raise ka ng maraming mga great leaders, Father God. Mga great preachers, mga mighty warriors ng iyong kaharian. Lord, strengthen mo ang lahat at Panginoong Diyos, punuin mo kami ng kaalaman, karunungan, nang sa ganon kaming lahat ay maging equipped sa paglilingkod para sa iyong kapurihan. Salamat po, Ama, sa lahat ang tinanggap namin sa araw na to. Sa iyo ang karangalan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all.